Isa ka rin ba sa mga tao nagtrabaho ng maaga para suportahan ang sariling pamilya? Yung naiinggit ka sa iyong mga kaibigan dahil nakatapos sila sa kanilang pag-aaral? Kung ganun, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Pangarap talaga ni Buboy ang makapagtapos sa pag-aaral. Mahirap lamang kasi ang kanyang pamilya at gusto niyang maiahon ang mga ito sa kahirapan. Ngunit halos maguho ang kanyang mundo nang malaman niya ang isang masamang balita. Maaga kasing nabuntis ang kanyang kapatid at menor de edad pa rin ang lalaki na nakabuntis dito. Anak, pasensya ka na pero hindi ka na namin kayang pag-aralin ng tatay mo. Kailangan kasi namin suportahan ang iyong kapatid sa kanyang mga pangangailangan, na kayo kong sabi ng kanyang nanay. Naiintindihan ko naman po. Mas kailangan po ng aking kapatid ng pera. At para na rin po mapaghandaan natin ang kanyang panganganak, malungkot na sagot ni Buboy. Nang dahil doon ay tumigil na siya sa kanyang pag-aaral. Kailangan na rin kasi niyang magtrabaho upang tulungan ang kanyang mga magulang sa mga gastusin sa bahay. Kaya ngayon ay kung ano-anong diskarte ang ginagawa ni Buboy upang kumita lamang ng pera. Naging tagapaghugas siya ng plato sa isang karinderya. Ngunit hindi naman sumasapat ang kanyang kinikita. Kailangan ko magtiis para sa aking pamilya. Nangako ako sa aking sarili na balang araw ay maiaahon ko sila sa kahirapan. Matapang na sabi ni Buboy sa kanyang sarili. Lumipas ang mga taon ay walang naiipo ng lalaki para sa kanyang sarili. Ang lahat ng pera na kanyang kinikita ay napupunta lamang sa pagsuporta sa kanyang pamilya. Pati na rin sa pambili ng mga pangangailangan ng kanyang pamangkin. Kuya, pasensya ka na kung nangyayari ito sa ating buhay. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Hayaan mo balang araw ay makakabawi din ako sa iyo. Nahihiyang sabi ng kanyang kapatid. Huwag mo nang isipin yun. Matagal nang nangyari ang lahat at lumalaki na rin naman ang aking pamangkin. Ang mahalaga ay napapalaki mo siya ng maayos. Nakangiting sagot ni Buboy. Isang araw ay hindi na kontento si Buboy sa sinasahod niyang pera sa paghuhugas ng mga plato. Nang dahil doon ay sinubukan niya mag-apply sa isang kumpanya bilang isang factory worker. Kahit naman high school graduate lamang siya, ay pwede naman siyang matanggap sa ganitong klase ng trabaho. Nagulat na lamang si Buboy nang makita niya ang kanyang dating kaklase sa kolehiyo at doon din pala nagtatrabaho ang dalawa. Mateo? Gerson? Dito ba kayo nagtatrabaho? Masaya ako na muli ko kayong makita. Masayang sabi ni Buboy. Oo, tama ka. Nag-a-apply ka ba ng trabaho? At ano naman ba ang balak mong posisyon? Sa pagkakaalam ko kasi ay hindi ka naman nakatapos sa pag-aaral. Tanong ni Gerson. Oo, tama ka. Kaya nag-a-apply ako dito bilang isang factory worker. Nakangiting sagot ni Buboy. Pero hindi inaasahan ng binata na pagtatawanan pala siya ng kanyang dating mga klase nang dahil sa mababang posisyon ang pinag-a-applyan niya. Ano? Kawawa ka naman, Buboy. Dahil sobrang baba ng magiging sahod mo. Tingnan mo kami. May sarili na kaming mga motorsiklo. Pero sa tulad ng magiging trabaho mo ay kulang pa yan para sa pambili ng pagkain. Natatawang sabi ni Mateo. Pagkatapos noon ay naglakad na lamang papalayo ang dalawang lalaki habang si Buboy ay napapailing na lamang nang dahil sa sitwasyon ng kanyang buhay. Mabuti nga sila at nakatapos sila sa kanilang pag-aaral. Samantalang ako ay maagang nagtrabaho para lamang masuportahan ang aking pamilya. Malungkot na sabi ng binata sa kanyang sarili. Lumipas ang ilang oras ay natanggap naman si Buboy sa trabaho. Masayang masaya siya dahil sa ganitong paraan ay maipagpapatuloy niya ang pagsuporta sa kanyang nani at tatay, pati na rin sa kanyang kapatid. Hindi na niya iniisip ang kanyang sarili dahil ang gusto niya ay ang maging maayos muna ang kanilang buhay. Lumipas ang isang buwan ay papasok na sana ang lalaki sa kanyang trabaho nang bigla niyang makita ang isang magarang paaralan. Sinabi niya sa kanyang sarili na dito niya pag-aaralin ng kanyang kapatid
kung sakaling makaipon siya ng malaking halaga ng pera. Ang ganda talaga ng eskwelahan na ito. At alam ko naman na ang lahat na nag-aaral dito ay puro mayayaman. Pangarap ko talagang mapag-aral dito ang aking kapatid, manghang sabi ni Buboy. Pero natatawa na lamang ang binata dahil alam niya naman sa kanyang sarili na ang bagay na ito ay isang pangarap lamang. Sobrang mahal kasi ng tuition fee doon at tanging mga mayamang tao lamang ang may kakayanang pag-aralin dito ang kanilang mga mahal sa buhay. Aalis na sana si Buboy nang bigla niyang makita ang isang bata na tumakbo patungo sa isang sakyan. Hindi napansin ng bata ang isang mabilis na motorsiklo kaya agad napatakbo si Buboy sa kinaroroonan nito. Nailigtas naman ni Buboy ang buhay ng bata, ngunit siya naman ang napasama. Natamaan siya sa paa at talagang hindi siya makatayo. Napasigaw na lamang ang maraming tao nang makita nila ang lahat ng pangyayari. Bata, okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Buboy. Nagkasugat kasi ang bata sa kanyang tuhod matapos itong itulak ng binata. Kaunting gasgas lang po ito, kuya. Pero kayo po ang napasama. Salamat po sa pagliligtas sa akin. Malungkot na sagot ng bata. Agad namang binuhat ng isang lalaki ang bata at ipinasok sa loob ng sakyan. Tinulungan din ito si Buboy na ipagamot sa ospital. Pasensya ka na sa nangyari. Hayaan mo at sasabihin ko ito sa aking amo. Ako nga pala ang kanyang driver at tagasundo sa kanyang eskwelahan. Pakilala ng isang lalaki. Matapos niyang magpagamot sa ospital ay nagsabi siya kung pwede ba siyang umuwi sa bahay at doon na lamang magpagaling. Inihatid naman ito ng driver bago ito umuwi sa bahay ng bata. Nang dahil doon ay ilang araw na hindi nakapasok sa trabaho si Buboy. Nangangamba na talaga ito dahil wala siyang kikitaing pera kung sakaling tumagal pa ang bagay na ito. Lumipas ang tatlong araw ay medyo nakakalakad na si Buboy. Gustong gusto niya na talaga na pumasok sa kanyang trabaho kahit hindi pa talaga ganun kagaling ang kanyang paa. Kinabukasan ay pumasok si Buboy at nakita siya ng kanyang dating dalawang kaklase na hindi pantay sa paglalakad. Iniwasan na lamang ito ng binata, ngunit mas nakakahiya pa ang sumunod na nangyari. Nadulas si Buboy sa sahig at nauntog ang kanyang ulo. Nang dahil doon ay mas lalo pang napahagalpak sa pagtawa ang dalawa. Ano ba yan, Buboy? Sobrang malas mo naman talaga. Nadapa ka pa sa sahig. Hindi na nga maganda ang trabaho mo, ganyan pa ang nangyayari sa'yo. Natatawang sabi ni Mateo. Oo nga naman, Buboy. Sobrang malas mo talaga sa buhay. Bakit ka ba naman kasi napilay? Natatawang sabi ni Gerson. Ngunit nagulat na lamang sila nang bigla nilang makita ang CEO ng kanilang kumpanya. Tinulungan nito si Buboy sa pagtayo at nagulat silang tatlo sa sinabi nito. Ikaw ba si Buboy? Ang lalaking nagligtas ng buhay ng aking anak? Tanong ng CEO. May iniligtas po akong bata pero hindi ko po akalain na kayo ang tatay niya. Gulat na sagot ng binata. Kung ganun, ay tama pala ako. Matagal ko nang inaabangan ang pagbabalik mo dito. Gusto sana kitang bigyan ng mas magandang trabaho. Magiging tagapag-alaga ka lang naman ng aking anak at bibigyan kita ng magandang sweldo. Nakangiting sabi ng CEO. Higit sa lahat ay nakita ni Gerson at Mateo na binigyan din ng CEO si Buboy ng malaking halaga ng pera bilang pasasalamat nito. Narinig pa ng dalawa na mas malaki pa ang magiging sweldo ng binata kaysa sa kanila. Hindi nila akalain na kaya pala pilay si Buboy ay iniligtas pala nito ang anak ng CEO. Lumipas ang isang linggo ay pinag-aral din ng CEO ang kanyang kapatid sa eskwelahan na pinapasukan ng kanyang anak. Ang akala ni Buboy ay pangarap lamang ang bagay na ito, ngunit ngayon ay natupad na. Kaya sa ngayon ay nakakaipon na siya ng pera at naibibigay pa niya ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Talagang kapag gumagawa ka ng mabuti, ay ang Diyos na ang bahalang magbalik sa iyo ng grasya. Mahirap man ang buhay ngunit nagiging masaya ito kapag gumagawa ka ng magandang bagay. Huwag nating pababayaan ang ating pamilya
at palagi natin silang samahan sa hirap man o ginhawa. Hindi responsibilidad ng anak ang kanyang mga magulang, pero bilang isang tunay na anak ay dapat natin silang pahalagahan at pasalamatan sa pagpapalaki at pag-aalaga nila sa atin. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all. Thank you.